Umalis si Napia at asawa niyang si Fred sa kanilang bahay sa Trinidad sa dahilang hindi magkasundo sina Fred at ang ama at mga kapatid ni Pia. Mahal ni Pia si Fred, kaya naman nang magdesisyon si Fred na aalis na lamang sa Trinidad kung saan nakatira si Pia, doon ay mas pinili ni Pia na sumama na lamang kay Fred sa Carlota. Mahal na mahal ni Pia ang asawang si Fred. Ngunit isang bagay ang hindi maibigay ni Fred sa asawang si Pia. Iyon ay ang isang anak. Sa pagiging desperado ni Pia na magkaanak sa asawang si Fred, hindi inaasahan ni Pia na makakasama nila ang kambal nitong si Ted, at sa pagkakataong yun, doon ay aakitin ni Pia si Ted upang magkaanak siya ng tuluyan kay Fred. At sa gabing madilim, doon ay pinagsaluhan nila Ted ang bawat sandali para lamang makaubuo si Pia ng anak na hindi pagdududahan ni Fred. Tanghali na nang makapag-impake ng gamit si Pia at ang kanyang asawa. Pagod man, hindi iyon batid ni Pia dahil mahal na mahal niya ang asawa. Kaya naman kung saan ito nais, iyon ang susundin niya. Buo na ba talaga ang desisyon mo, iha? Baka naman magbago pa ang desisyon ng asawa mong si Fred. Wika ng ina ni Pia. Tila ba nangungusap ang boses nito? Pumikit lamang si Pia ng mariin at bumuntong hininga. Sa totoo lamang, ayaw niyang umalis. Pero dahil lagi ni Fred na nakakaaway ang kanyang kapatid pati ang kanyang tatay, ginusto na lamang niya ang biglaan na desisyon ng kanyang asawa. Nay, ayoko pong masira kami ni Fred. Tsaka ang gulo lagi sa bahay dahil sa pag-aaway. Halos araw-araw, nanaisin niyo ho ba yun? Wika ni Pia at hinawakan ng kamay ng kanyang ina. Umiling lamang ang kanyang ina. Batid ni Pia ang lungkot nang hindi ito nagsalita. Pero katulad ng buo na ang desisyon ni Pia, doon ay wala na rin nagawa ang kanyang ina. Alas 12 nang tumulak si Pia sa sakayan ng motor. At matapos ang 20 minuto ng biyahe, agad naman na sumakay si Pia at Fred sa sakayan ng bus. Malayo-layo yung biyahe, kaya naman ilang hinto rin ang ginawa ni Fred at Pia. Minsan, kumakain sila at minsan naman, umiihi siya dahil sa tagal ng biyahe. Inaantok ka ba, mahal? Tanong sa kanya ni Fred. Tumango lamang si Pia at sinandal ang ulo sa asawa. Doon ay naidlip muna si Pia sa biyahe. Ilang oras pa nang idilat muli ni Pia ang mata. Muli ay bumaba na naman sila. Wala pa ba tayo, mahal? Malayo pa ba? Tanong ni Pia nang sumakay sila sa badyak. Nandito na tayo, mahal. Si Fred at ngumiti kay Pia. Ilang minuto ang lumipas. Doon, bumaba sila sa badyak ni Fred. Agad na natanaw ni Pia ang isang simpleng bahay. Wala iyong kapitbahay at medyo layo-layo ang kabahayan. Pero masasabi ni Pia na presko na tumira dahil malapit lamang sila sa dagat. Sabay silang pumasok ni Fred. Katulad ng inaasahan, naroon ang kambal ng kanyang asawa na si Ted. Ngumiti ito kay Pia, kaya naman binigyan rin ni Pia ng matamis na ngiti. Kala ko gagabihin kayo, kuya, ani Ted kay Fred. Hindi kasi traffic sa Diaz kaya nakauwi rin kami agad. Wika ng asawa ni Pia. Doon ay hinayaan lamang ni Pia na mag-usap ang magkapatid at inabala naman niya ang sarili sa silid kung saan sila matutulog ng kanyang asawa. Nang lumabas si Pia sa silid matapos ang paglilinis at paglalagay ng panibagong sapin, bumungad kay Pia ang magkapatid na nagiinuman sa labas lamang ng veranda ng bahay. Mahal! Tawag ni Fred na agad na dinaluhan ni Pia. Ted, eto nga pala ang ate Pia mo. Ang ganda, di ba? Ganyan dapat pipili. Huwag yung hindi maganda. Dapat katulad ng ate Pia mo ang piliin mo. Kita ni Pia ang pagtawa lamang ni Ted. Kaya naman, sumakay lamang rin siya sa tawanan. Naging magaan kay Pia ang lahat dahil tingin naman niya mabait ang kambal nitong si Ted. Nang pagmasdan ni Pia si Ted, marami siyang napagtanto sa binata. Kamukhang kamukha nito ang asawa niya. Mapadimples man at haba ng pilikmata. Pero isa lamang ang pagkakaiba ng dalawa.
Kung si Fred ay hindi gaanong matikas, ibahin si Ted dahil kitang-kita ni Pia ang matipunong dibdib ng binata. Dahil nakahubad ito at nakalagay sa balikat ang damit, napalunok si Pia ng marahas nang mapagtanto ang matagal natitig kay Ted. Habang si Fred naman, panay ang amoy sa kanyang leeg, kaya naman medyo naasiwa siya dahil panay rin ang titig ni Ted sa kanya. "Ted, maaari mo ba akong tulungan? Ang bigat kasi nitong si Fred, lasing na yata," ani Pia nang dumukdok ang asawa niya sa lamesa at hindi na kumilos. "Hina talaga ni Kuya uminom?" si Ted na umiling pa. "Sige Ate Pia, saan ko ba ilalagay si Kuya?" Agad naman na minando ni Pia ang direksyon kay Fred. At agad ring binuhat ng walang kahirap-hirap ni Ted si Fred at inilagay sa kama nila ang walang malay na asawa. Nang mailagay ni Ted si Fred, agad na natigilan si Pia nang matama niyang nakitang nakatitig lamang si Ted sa kanya. Agad siyang nakaramdam ng kaba dahil sa titig ni Ted, pero hindi niya iyon ipinahalata sa binata. "Tama nga si Kuya Ate Pia, katulad mo yung hahanapin ko. Napakaganda." Napangiti lamang si Pia, ni hindi niya alam kung dapat ba niyang masamain ang huling sinabi ni Ted o hayaan lamang dahil nakainom ito. "Sige na Ted, magpahinga ka na, gabi na rin." Wika na lamang ni Pia at doon umalis na rin ang binata. Nang maramdaman ni Pia ang pagsara ng pinto, doon niya sinamantala ang pagkakataon dahil lasing ang kanyang asawa. Siya na ang gumawa ng hakbang para marating niya ang dulo. Ngunit katulad ng laging ginagawa ni Fred, agad siya nitong tinutulak kapag maabot na nito ang dulo. Tila ba takot na takot itong magkaanak na siyang ikinalulungkot lagi ni Pia. Dahil matagal nang pinapangarap ni Pia ang bumuo ng isang pamilya, pero gawa ng pagiging hindi handa ni Fred, wala siyang magawa kundi ang magtiis at hintayin kung kailan magiging handa si Fred. Nang sumapit ang umaga, pagdilat pa lamang ni Pia, kita niyang wala si Fred sa kama. Kaya naman nagpa siya na bumangon at magluto ng agahan. Pero ang dapat ay gagawin ni Pia, doon ay kita niya ang binatang si Ted na abala sa kusina. "Umalis si Kuya Ate Pia, sinundo ni Mang Ruben. Magtatrabaho raw sa pakyaw nitong bahay kinasali," si Ted at inilapag ang tuyo at itlog. "Bili ni Kuya na kumain ka daw pagising mo." Tumango naman si Pia at naupo sa silya. Ganon rin si Ted, pero ang mas nagpagulat kay Pia, nang agad na kinuha ni Ted ang sandok at ito mismo ang naglagay ng kanin at ulam sa kanyang pinggan. Batid man na nahihiya, nagpasalamat pa rin si Pia dahil maasikaso si Ted sa kanya. Naging tahimik ang pagkain sa kanilang pagitan, samantalang si Ted naman tila ba hindi batid ang hiyang nararamdaman niya. At nang ilang minutong pagkain ng katahimikan, doon ay nagpa siya si Pia na siya na lamang ang maghugas ng plato. "Ako na lang Ate Pia, maupo ka na lamang sa sofa at manood ng TV," wika ni Ted. Sa ilang beses na pagpupumilit, doon ay walang nagawa si Pia kundi ang sundin si Ted. Naupo na lamang siya sa sofa habang si Ted naman abalang naguhugas ng plato. Nahiga si Pia sa sopa nang makaramdam siya ng antok at hindi niya namalayan ang pagtulog. Pero sa ilang minuto na yun, unti-unting napadilat si Pia nang makita niya si Ted sa kanyang paanan. Tahimik itong nakaupo roon at nakaharap sa TV. Minsan, may nakaw na tingin ito sa kanya. Ngunit kalaunan, binabalik rin ang tingin sa pinapanood habang ang kamay nito malapit sa kanyang paa. "Kanina ka pa dyan, Ted?" paos na tanong ni Pia at unti-unting bumangon. "Hindi Ate Pia, kakaupo ko lang rin." Tumango naman si Pia at bahagyang umiti. Muli ay nahiga siya sa sopa at doon sabay silang nanood ng TV. Ngunit habang tumatagal ang panonood, naramdaman ni Pia ang mainit na kamay ni Ted
sa kanyang mga paa. Tila ba nilalaro nito ang kanyang mga daliri na siyang nagbibigay kay Pia ng kakaibang pakiramdam. Ilang minuto pang nanatili na hinayaan lamang ni Pia ang kambal ng kanyang asawa hanggang sa hindi na malayo ni Pia na mas lumapit pa si Ted sa kanya. Nang hindi na makatiis si Pia, siya na mismo ang kumuha sa kamay ni Ted. "Dito Ted, masakit kasi dito," ani Pia. Agad namang sinunod ni Ted ang kanyang sinabi. Sa pagkakataong iyon, init ng katawan lamang ang tanging nais ng buong katawan ni Pia. May kabaman na mahuli ay isinawalang bahala iyon ng dalaga at nagpatuloy. Nang maabot ang dulo, agad namang tumayo si Pia sa pagkakahiga sa supa. Pero bago pa man makalayo, agad na siyang nahila muli ni Ted at hinalikan sa labi. Hindi naman pumalag si Pia sa mga oras na yun dahil naisip niyang maaari siyang bigyan ng anak ng binata na hindi nalalaman ni Fred. Nang maulinigan ni Pia ang pagtunog ng pinto, agad niyang itinulak ang sabik na si Ted at nagkunwaring abala sa paglilinis ng supa, habang si Ted naman mabilis na nagtungo sa kusina. "Oh, dapat si Ted na lang dyan, Pia. Magpahinga ka na lang dapat," wika ni Fred nang maabutan si Pia na naglilinis. Agad namang umiti si Pia at hinagka ng asawa. "Ayos lang, wala naman akong ginagawa eh. Bakit maaga ka yatang umuwi?" Umiti naman si Fred bago nagsalita. "Nakalimutan ko yung grinder kaya ako umuwi, pero babalik rin ako at kukunin ko lang," tumango lamang si Pia. Nang matapos kunin ang grinder, agad na rin na umalis si Fred at naiwan na naman sila ng kambal nito. Hindi na sila nag-usap pa ni Ted matapos ang nangyaring iyon dahil naging abala ang binata sa pagluluto at paghahanda ng makakain sa hapunan. Samantalang si Pia naman, inabala ang sarili sa paglilinis ng kanilang silid mag-asawa. At matapos gawin yun, ay nagpa siya si Pia na magtungo sa likod bahay upang magwalis na rin at maglinis ng kaunti. Dahil sa masukal at medyo hindi na rin siguro inaasikaso ni Ted. Nang maramdaman ni Pia ang pagdidilim ng paligid, agad siyang nagtungo sa loob upang maligo na rin dahil sa pawis na tinamo sa paglilinis. Naabutan ni Pia si Ted sa sala pero hindi niya yun pinansin at nagtungo sa silid upang kumuha ng damit na gagamitin niya sa paliligo. Pero bago pa man makalabas si Pia, halos masapo niya ang sariling dibdib nang maabutan niya si Ted na nakatayo sa hamba ng pinto. Nakatitig lamang sa kanya at tila ba may nais ipahiwatig gamit ang mapupungay na mga mata. "Hihilutin pa ulit kita, Ate Pia," wika ni Ted. Agad namang napaiwas ng tingin si Pia. "Baka abutan tayo ni Fred." Pero bago pa man makapag-isip ng tama si Pia, agad na siyang hinila ni Ted pabalik sa loob ng silid at binigyan ng halik. Litong-lito si Pia ng mga oras na yun. Ngunit katawan niya mismo ang nagtraidor sa kanya at nagpatianod sa halik ni Ted. Takot man na baka mahuli, isinantabi yun ni Pia. Pinaupo siya ni Ted sa kama at sa pagkakataong yun, halos mapigil ni Pia ang hininga at hindi na malaman ang gagawin. Nang magsimulang gawin ni Ted ang bagay na makakapagpasaya sa kanya. At ilang sandali lamang, narating nga ni Pia ang dulo. At nang matapos nga, agad namang kumilos si Ted upang umpisahang gawin ang bagay na iyon. Ang bagay na parehas nilang mararating ang dulo. Agad na naligo si Pia at lumabas muli sa silid nang maulinigan ang pagdating ng asawang si Fred galing sa trabaho. Nang pumatak ang alas 7, sabay-sabay rin silang naghapunan. Ramdam ni Pia ang pagtitig ni Ted sa kanya. Ngunit katulad ng plano ni Pia, wala siyang balak na mahulog sa kakambal ng asawa at tanging nais lamang niya ay mabuntis. Nang matapos sa pagkain, dumiretso agad si Pia sa loob ng silid. Nagkasikaso sa asawang si Fred na nakahiga na sa kama. Tanging suot na lamang nito ay boxer. Gumisi si Pia nang makita ang ngisi ni Fred at lumapit sa asawang tila nakahanda na.
Muli ay nagpatianod lamang si Pia sa init na ibinibigay ng kanyang sariling asawa. At nang matapos yun, agad siyang lumabas sa silid at naglinis. Pero bago pa man makalagpas ng sala, doon ay kita ni Pia ang abala na si Ted na nanonood sa sala. Nagkatinginan sila, pero agad na iniwas ni Pia ang tingin at nagtungo sa CR upang malinisan ang sarili. Nang buksan ni Pia ang pinto ng CR, doon ay halos manlaki ang mata ni Pia nang ibalik siyang muli ni Ted sa loob. "Ano ba? Mahuli tayo ni Fred," wika ni Pia. "Tulog na yon, hindi na magigising ang asawa mo," wika ni Ted. Hindi na nagpumigla si Pia at hinayaan na lamang si Ted sa nais nitong mangyari. Kaya naman, nang gabing yun, parehas nilang narating ang dulo. Nang mag-umaga, katulad ng ilang araw na pag-alis ni Fred, muli ay naiwan na naman sila ni Ted sa bahay. Katulad ng laging nangyayari kapag wala si Fred, tila ba uhaw si Pia kay Ted at madalas niya iyong hinahanap-hanap. Dahil hindi itatanggi ni Pia na mas magaling at mas tumatagal si Ted kaysa kay Fred. "Ang ganda mo talaga, Pia. Noon pa man, gustong-gusto na talaga kita," bulong ni Ted sa tenga ni Pia. At sa paulit-ulit na nangyayari sa kanila ni Ted, ilang buwan nang lumipas at katulad ng inaasahan, nabuo nga ang batang nais niya at agad niyang sinabi yun kay Fred. Hindi man matanggap ng asawa ni Pia na si Fred na magkakaanak sila, wala rin itong nagawa nang lumipas pa ang buwan at lumaki na ang kanyang tiyan. At doon, ibinauna lamang ni Pia sa limot ang nangyari sa kanila ni Ted. Dahil habang nagbubuntis, lumipat na sila Pia ng bayan at muling hindi na nakita ni Pia si Ted kailanman.